Oras po natin mga kabayan kong Filipino-Chinese. Chityam Chapsa, 7:13 ng umaga. Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain. Lalahad sa publiko, punto por punto. Ipinagpaliban muna ng Judicial and Bar Council ang pagpili ng nominees para sa susunod na Supreme Court Chief Justice. Ito'y kahit mababakante ang pwesto at humihingi na ng listahan ang mga taga Malacanang. Ipinagbabawal kasi ng konstitusyon na magtalaga ang Pangulo 70 araw bago maghalalan. Ayon sa palasyo, dapat magbigay ang JBC ng mga nominado na pagpipilian ng Pangulo bago magtapos ang kanyang termino para hindi mabakante ang pwesto ng Chief Justice. Magre-retiro si Supreme Court Chief Justice Renato Puno sa May 17, habang sa July 1 pa mauupo ang bagong halal na Pangulo. Ayon kay dating Supreme Court Justice Vicente Mendoza, hindi pwedeng magbigay ng nominasyon ang JBC dahil may nakaupo pang Supreme Court Chief Justice. Kapiling po natin dito sa studio si Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Kiko, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda sa iyo at sa mga nanonood. Opo, at nandito rin po ang kagalang-galang na kinatawa ng Quezon City, ang chairman po ng Committee on Justice, Congressman Matt Defensor. Congressman, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda rin sa iyo. Opo, alam niyo po, si Congressman Defensor ay miyembro po ng tinatawag na Judicial and Bar Council at meron po siyang hinihiling na magpilian na para po sa pwedeng pumalit kay Chief Justice Renato Puno. Congressman, unang-una po, bakit po ba nais ninyong pumili na ang JBC ng makakapalit ni Chief Puno gayong May 17 pa ho ang kanyang birthday? Ay, alam mo kasi ang proseso ng pagpili ng Chief Justice o maski na Associate Justice lang ay napakahabang proseso. Yan eh, matagal ko nakasama si Senator Pangilinan dyan. At unang-una ay pag-uusapan kung mamimili na o hindi. Pagkatapos niyan, magkakaroon pa ng tinatawag na publication na kung saan pwedeng pumasok yung mga tao. Pagkatapos nung anong yun, may mga preliminary screening, palas pupunta na naman yan sa in-bank para i-approve ang publication ng mga listing. Kung may mag-o-object at pag-usapan na hindi pwede, hindi na ipapublish yun. Pagkatapos, pag sinabing publish all o tanggalin ito, it will take again some time. So, mahabang proseso. Mahabang proseso. Pagkatapos may interview pa yan. Lalo na pag Chief Justice ang pinag-uusapan, may mga interviews yan na talagang napakahabang proseso. Kaya sabi ko, mababakante na rin lang, pag-usapan na natin. In fact, talagang ganyan ang proseso namin noong araw, months before. Ganun po pala. Halimbawa po, huwag na muna yung Chief Justice. Halimbawa, mayroon po isang Associate Justice na magre-retiro sa next month. So, mas maaga pa ho pala, bago pa yung birthday mismo na yon o pagre-retiro niya, meron na pinag-uusapan na talaga yun. Okay. Okay. Pero, yun nga lang. Senator. Ang proseso, sinusumiti yung listahan pagka nagkaroon na ng vacancy. Okay. So, in this case, pag sinumito mo yung listahan dahil may vacancy na, assuming nag-umpisa nga yung proseso, meron ng prohibition on appointment ng May 17. Yun ang problema. Pupuntahan po natin yan, Senator Kiko, pero bago ko lang po iwanan, Congressman Defensor, kung hindi po ba a-action ang JBC, may magagawa po ba ang Pangulong Arroyo? Ibig sabihin, may mahihirang po ba o pwede po ba siyang humirang ng Chief Justice kung wala pong sinusumiting listahan ang JBC? Hindi maaari. Kailangan mag-submit ang JBC at siya hindi pwedeng mamili doon outside of the list submitted by the JBC. Kaya ko po tinanong yun, may sinabi si Senator Juan Ponce Enrile na kapag ka daw po ang pipiliin ng Pangulong Arroyo ay mula din sa hanay ng mga justices ngayon, ay hindi na po dadaan sa JBC. So hindi po pala pwede yun. Ganun ang opinion ko, no? Kailangan po may JBC. Okay. Senator Kiko, bilang dati pong miyembro ng JBC, ikaw nga sa matagal na panahon, ano po ba masama kung ang Pangulong Arroyo ay mag-appoint ng susunod na Chief Justice kahit na meron na pong konting problema sa mga kalendaryo? Well, hindi kasi konting problema yon. Malaking problema yon. Dahil labag sa saligang batas, ang pagtalaga ng magkaroon ng appointment during the ban. Okay. Merong prohibition on midnight appointments. May dahilan yon. At nag-ruling ng Supreme Court dyan tungkol sa midnight appointments. Hindi maaring mag-numbra o mag-appoint o magtalaga ang isang pangulo kung siya ay paalis na. Apa? Kung siya ay patapos na yung termino niya. Ang kanyang layunin bilang pangulong paalis na ay kinakailangan magkaroon ng smooth transition. Okay. So, una yon. So, bawal. Okay. Pangalawa, matinding legal controversy ito. Gusto ba natin mabahiran ng kontrobersiya, skandalo at intriga
ang uupong bagong Chief Justice. Ito'y masamang impact sa kredibilidad ng Korte Suprema kung bago siyang itinalaga, tapos kontrobersiya ka agad. Legal pa. Legal at constitutional na issue ang haharapin niya. Kung ako ang tatanungin, maiwasan na mabahiran ng kontrobersiya ang Korte Suprema at ang pagtalaga ng Chief Justice, ipaubaya na sa susunod na presidente.